Sa mga balitang mayroong pag-asa, paglilingkod ng AWR Manila at paghahatid ng salita ng Diyos sa Aguinaldo Ifugao nagpapatuloy. Ikalawang batch ng mga misyonero sa SLM nagtapos sa training. Digital Evangelism Initiative Team naging mahalagang suporta sa General Conference Hybrid Session. NPUC Textbook Authors nagtipon para sa revision and completion ng ikalawang edisyon ng mga libro. Adventist School Teachers mailalim sa Publishing Ministry Training. Health and Gospel Seminar isinagawa ng Adventist Women sa Balete, Batangas. FCLC Publishing Ministries nagsagawa ng Preventive Medicine Seminar sa Ambulong Island. Heal Thy Lifestyle Program inilunsad ng Palawan Mission sa Tandol Seventh-day Adventist Church. Apat na distrito sa Laguna nakiisa sa sports event na hatid ng kanilang Adventist Youth Federation. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa mga paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Muling binisita ng Adventist World Radio Manila ang Aguinaldo Ifugao upang ipagpatuloy ang pangangaral at paglilingkod doon. At sa kanilang pagbabalik ay maraming tao ang tumanggap ng kanilang mga serbisyo at kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang balita hatid ni Alpha Chris Alteros. 22 mga tao ang nagpasyang magpabautismo matapos ang follow-up na pangangaral na isinagawa sa Barangay Chalalu, Aguinaldo, Ifugao sa teritoryo ng Mountain Provinces Mission noong ika-28 at 29 ng Mayo ngayong taon. Maalala na noong March 20 hanggang 26 ay isinagawa ang unang malawakang pangangaral sa MPM Territory na pinangunahan ng admins and directors mula sa North Philippine Union Conference kasama ang mga leaders at members ng nasabing mission. Sa tulong ng Panginoon, ito ay umakay na mahigit 170 tao sa pagpapabautismo. Doon, ibinahagi nila ang mga aral pang kalusugan, pampamilya at salita ng Diyos. Nagsagawa rin sila ng livelihood programs, VBX para sa mga bata at nabigay ng God Pods, ang munting gadget mula sa AWR-NPUC na maaaring gamitin upang makapakinig ng audio Bible, Bible study guide at religious music. Dahil kami lang yung Adventist talaga dito, ay maraming challenges ang ating nararanasan, lalo na pag tayo'y nag-share ng pag may pumunta sa bahay, nagtatanong kung saan kami nagsisimba, ba't hindi nila kami nakikita sa mga simbahan dito, ay sinasabi naman namin, and then first time nilang makarinig ng ganun, ng Seventh-day Adventist, ano? Ang pamimigay ng God Pods ay malaking bahagi sa pag-akay ng mga tao sa pagpapabautismo. Nagpapasalamat din po ako dito sa God Pods na binigay nila sa amin. Nakakatulong ito sa akin sa pakikinig sa salita ng Diyos kahit nagtatrabaho po ako. Nung binigay nila sa amin itong God Pods, kahit anong oras ginagamit niya, pinapakinggan namin yung salita ng Panginoon. Kahit gabi, kapag hindi kami makatulog yan, pinapakinggan namin yan. Purihin ang Diyos sa paggamit ng Adventist World Radio sa pagpapabot ng mabuting pabalita sa mga tao at lugar na tila bang iposibleng maabot ng mensahe ng kaligtasan at katotohanan. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros. Ito ang Hope Today and PUC News. Nagtapos sa church-based missionary training ang ikalawang batch ng mga misyonero na nakibahagi sa pagsasanay na hatid ng North Philippine Union Conference at Southern Luzon Mission. Ang graduation ay idinaos sa Legazpi Seventh-day Adventist Church kung saan nagtapos ang 221 na mga misyonero. Ang iba pang detalye sa balita ni CJ Rivera. Sa pamumuno ng Southern Luzon Mission at ang dalawang distrito ng East and Central Albay kasama ang North Sorsogon District na pinangunahan ng mga district pastor na sina Pastor Jun Lontabo, Pastor Edgar Dito Franche at Pastor Ray Fernando, at sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoong Diyos, matagumpay na idinaos ang second batch graduation ng church-based missionary training dito sa Legazpi Seventh-day Adventist Church. May bilang na 221 na mga kapatid ang graduate sa ilalim ng inisyatibo ng North Philippine Union Conference sa pamungunan ni Brother Malakai B2.
Ginanap ang missionary training upang matuto at igit pang mahasa ang mga kapatid sa gawain ng pangangaral at pagbahagi ng salita ng Diyos. Ito ay isinagawa sa mga distrito na ito mula February 20 hanggang May 30. Ito ay pinangunahan ng Southern Luzon Mission Executive Secretary Pastor Renanti F. Bareha at AYM, NDR at IEL Director na si Pastor Jovit Villegas na nagbahagi ng mga mensahe ng pagtatagumpay. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon at lalo-lalo po sa ating pong mga missionary trainer na pinangunahan ni Brother Malakay at sa mga district pastors at sa mga elders at din sa mga trainees na kung saan sa loob ng 16 na session ay nangyari po yung graduation ngayong araw dito po sa Legazpi City. Ang training ay naging pagpapala at nagpasigla sa mga kapatiran na makisangkot para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat at ako personally nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na magkaroon po ng missionary training dito sa Central Albay kasi ito po isang answered prayer sa amin. Praise God sa kanyang provision para po dito. Malagi po ang aking pagpapasalamat sa Panginoon at sa Southern Luzon Mission na nagpanukala na tayo ay magsanay ng mga missionary sa ating mga distrito upang marami ang manggagawa sa gawain ng Diyos. At ito ay malaking tulong sa ating pong pangangaral ng Ebanghelyo. Dalangin ang iba yung pagpapala ng Diyos sa pagpapatuloy ng gawain at pangangaral ng mga trade missionaries sa buong Southern Luzon Mission Territory kasama ang buong NPUC, bitbit ang I Will Go Initiative sa kanilang mga paglilingkod. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Southern Luzon Mission, ako po si CJ Rivera para sa Hope Today, NPUC News. Sa kauna-una ang pagkakataon ay hybrid o magkahalong online at face-to-face ang naging setup ng General Conference Session ngayong taon. Kaya naman malaki ang ginampanang bahagi ng Digital Evangelism Initiative o DEI Team bilang technical at iba pang support sa malaking kaganapang ito ng Seventh-day Adventist World Church. Ang kanilang paglilingkod nasa balita ni Jackson Claudio. Sa pambihira at kauna-unahang pagkakataon nga ay sinagawa ng Seventh-day Adventist Church ang kauna-unahang hybrid GC session nito. Sa pangunguna nga ng Digital Evangelism Initiative, sa pamuno pa rin ni Project Manager HR Brother A. Sintos at mga pangulo mula sa konferensya, sa katauhan nga ni Pastor Sam Nieves ay nabuo ang isang task force para sa GC session ngayong 2022. Ang naturang GC session task force nga ay kinabibilangan ng mga individual na nagmula po sa iba't ibang bahagi ng mundo at gayon din iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin niya ng grupo ay upang mapanatili at masigurado ang mga bawat updates at komento at mga resulta ng buong proceedings ng kasalukuyang ginaganap nga ay 61st GC session sa St. Louis, Missouri, USA na may tamang Get Involved, Jesus is Coming. Isang makasaysayang pagganap nga ang isinasagawa ng General Conference Session ngayong quinquennium sapagkat ito ay ginanap nga sa kauna-unahang pagkakataon ang hybrid platform o ang face-to-face at virtual system para makadalo din ang iba pang mga kapatiran mapasan man sila sa buong mundo. The DEI team stands for the Digital Evangelism Initiative and it's very important. We have brought this team together. They have been working with us already for years and now especially through the GC session, we definitely needed this team together. Nagkaroon nga ng malaking bahagi ang iba't ibang mga kapatiran sa buong mundo, particular ang DEI or Digital Evangelism Initiative na siyang nagmamanage mismo ng mga kaganapan at bawat deliberasyon sa naturang session sa Amerika upang maipahatid ang bawat kaganapan sa mga kapatiran sa buong mundo sa pamamagitan pa rin ng social media. Ang nagiging role ng DEI sa kasalukuyang ginaganap na GC session ay kami yung nagiging backbone ng production team. Meron tayong dalawang team ngayon, ang pastoral care unit o ang community management, na sila yung responsable sa pagsasagot sa ating social media channels. At pangalawang team naman ay ang ating digital production unit. Sila yung responsible sa pag-create ng content kung ano man ang mga nangyayari
doon ngayon sa GCCision, sa site, kailangan nila itong ilabas at gawa ng content. Naka-in-house nga ang 21 digital missionaries sa NPUC headquarters, kabilang ang Community Management Unit, Digital Production Unit, Designer Team, at Scheduler Team upang masigurado at pamanatili nila ang bawat latest updates at mga resulta ng buong proceedings nga at mga live comments mula sa social media accounts ng buong Seventh-day Adventist Church. Patuloy ngang isa sa gawa ng DAI team ang mga gawain ito upang patuloy na maihatid ang bawat bagong kaganapan sa kauna-unahang hybrid session at gayon din ang mga pastoral care sa bawat kapatiran sa buong mundo. Naghahatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa NPUC Headquarters, Jackson Claudio, para sa Hope Today, NPUC News. Nagtipon ang textbook authors para sa revision and completion ng ikalawang edisyon ng mga librong ginagamit sa mga Adventist school sa teritoryo ng NPUC. Ang iba pang bahagi ng kanilang mga layunin sa gawaing ito, nasa balita ni Viona Faliaria. Sa pangunguna ng North Philippine Union Conference Education Department, ay ginanap ang in-house textbook revision and completion para sa ikalawang edisyon ng mga librong pang-elementarya na isinulat ng mga Seventh-day Adventist authors noong June 1 and 2 sa NPUC headquarters. Sa temang Transform Minds, Change Lives, ito ang dinaluhan ng 24 na mga Adventistang manunulat ng mga iba't ibang aklat na nailimbag noong 2020. Sila ay mga guro mula sa iba't ibang mission and conference na mga sadyang manunulat na ng mga aklat. Ang nasabing programang ito ay ginanap upang mas maisaayos at matapos ang mga textbooks na nailimbag kagaya ng mga sumusunod na mga aklat. Hiyas para sa Araling Panlipunan, Angkla para sa Filipino Subject, Treasure para sa English Subject, at ang Bread for the Young Minds para sa Kindergarten. Ang mga nasabing aklat ay ginagamit sa iba't ibang paaralan na nasasakupan ng NPUC territory at naglalayon ng mga ito na mas mabigyan ang mga estudyante ng mga kaalaman, hindi lang sa agham kundi mga karunungan na nanggaling sa Biblia. Tunay na ang gawaing ito ay napakahalaga sapagkat tayo ay nandito na sa kasunod na yugto ng paggawa ng ating mga aklat, ng ating mga textbooks, at itong gawaing ito ay upang mapabuti pa ang ginagamit na aklat ng ating mga estudyante. Sa pagpupulong na ito ay binigyan diin ang mga paksang tumatalakay sa mahalagang bahagi ng mga guro sa paglago ng mga bata. Ganon din ang mga payo mula sa librong Councils to Writers and Editors ni Ellen G. White. Kasama ng masinsinang pagre-revisa at pagtapos ng nasabing mga textbooks. Ito po yung pinakauna dito po sa ating North Philippine Union Conference. Ang magiging produkto po nito ay hindi lamang po sa Adventist. Naniniwala ko na maging ang mga public schools ay matutulungan din ng mga librong ito. Ito ay sa paglalayo na mabigyan ng mas mabuti at maayos na mga aklat na magagamit ang mga estudyante at upang lalong mapag-usapan ng mga manunulat ang mga dapat baguhin at isaayos sa mga aklat. Ganun din ay lalo pang magpalakasan ang mga manunulat sa pamamagitan ng pagbahagian ng mga karanasan upang mas marami pang mga guro ang makipahagi sa ganitong gawain. Kaugnay nito, inaasahang mailimbag at maipamahagi ang second edition ng mga sumusunod na mga aklat sa school year 2023 to 2024 sa lahat ng mga paaralan na sasakupan ng NPUC. Para sa paghahatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ako po si Viona Faliaria para sa Hope Today, NPUC News. Sumailalim sa Publishing Ministry Training ang mga Adventist School Teacher mula sa South Central Luzon Conference, Central Luzon Conference at Cavite Mission. Ang nasabing training ay pinagsamang inisyatibo ng North Philippine Union Conference Education Department at Publishing Ministries. Si Aini Ikaw para sa report. Ang Publishing Department kasama ang Education Department ng North Philippine Union Conference ay nagsagawa ng isang teacher's training for publishing ministries na may temang Think Through His Mind. Dito lamang 15 hanggang 17 ng Mayo 2022.
Naganap ang training sa Literature Ministry Seminary, Lipa City, Batangas at dinaluhan ng mahigit kumulang 80 mga Adventist school teacher galing sa South Central Luzon Conference, Cavite Mission at Central Luzon Conference. Pinupuri natin ang Panginoon na nagkaroon tayo ng programa na ito ng pagsasanay para sa ating mga guro upang makibahagi sa gawain ng publishing ministry. Ito ay nasumpungan namin na napakagandang programa. Sa huli, magbe-benefit ang ating mga paaralan, ang ating mga guro para masustain ang gawain ng Adventist education. Lubos namang na-bless at nagpapasalamat ang mga delegado na sila'y nakadalo sa ganitong training. Nagkaroon na po ako ng puso para po sa pag-ELE. Maraming salamat po sa training na ito na nagbukas ng akin pong isipan para po sa gawaing ito. Ang tatlong araw na training ay pinasimula ni Ma'am Agnes Ravalo. Nagkaroon din ng morning, midday at evening worship na pinangunahan nila Dr. Raquel Fajardo, Sir Bienvenido Sagnoy, Ma'am Wilma Reyes at ni Dr. Mary Jane Zabat. Kasabay nito ang mga lektura nila Pastor Armando Ogmar, Pastor Vivencio Bermudez, Pastor Abraham de Rosario at Ma'am Lloyda Omega, kung saan tinalakay ang philosophy of literature ministry, salesmanship at ethics and personality development. This is a new milestone in the publishing history of our church sapagkat meron tayong tinatawag na integrated, corporate kind of ministry that the educators will be involved in the literature ministry. Amin pong nakita na kapag ang mga guro ay makisangkot sa gawain ng pagkakambas, may integrate nila ito sa pagdadalaw sa mga estudyante nila, sa mga magulang, then at the same time, maka-establish sila ng relationship, then sila din po ay makapag-promote ng pagtuturo tungkol sa Adventist education. Layunin din ng programang ito na ang Adventist education at literature ministry ay maging magkatuwang sa pamamahagi ng salita ng Panginoon dito sa sanlibutan. I am a messenger, I people! Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa mula rito sa Lipa City, Batangas. Ako po si Aini Ikaw, nag-uulat para sa Hope Today News. Nagsagawa ng pangaral ang mga kababaihang Adventista ng Metro Lipa District sa Barangay Magapi, Balete, Batangas. Doon ay nakatuwang nila sa paglilingkod ang mga bagong kapatid sa pananampalataya kasama na ang non-Adventist cared friends. Nagbabalita si Celinda Dublas. Isang malaking karapatan ang makapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng Health and Gospel Seminar sa Barangay Magapi, Balete, Batangas. Ang nasabing pangangaral ay pinangunahan ng mga kababaihan, layunin ng gawaing ito na ang bawat kaanib ng simbahan ay makisangkot sa malawakang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Isang babaeng dedicated at committed ang naging tagapagsalita gabi-gabi sa katauhan ni Sister Herminia Lesiones. Sapagkat nagkaroon po kami ng karanasan ng aking mahal na asawa sa aming pong house visitation, sabi po ng isang ating kaibigan, na hindi pa daw po nila naririnig ang pananampalatayang Seventh-day Adventist. Yun po ang pinakadahilan kung bakit naisipan po namin na magsagawa ng ganitong gawain. Sa loob ng 10 gabing pag-aaral, natuto ang mga bata ng iba't ibang makalangit na awitin, na ihatid din ng lektura sa kalusugan at ang gospel seminar. Katulong sa gawaing ito, ang mga kapatid nating bagong binyagan, at mga kaibigang hindi pa natin nakakasama sa pananampalataya na nagnanais ding makilala si Kristo bilang personal nilang tagapagligtas. Bilang kabataang bagong binyagan, ako po ay natutuwa na makisangkot sa gitong gawain upang ako'y lumago sa aking pagkakilala kay Kristo. Masaya rin makita na mga tao dito ay bukas upang makilala ang Panginoon. Ako po'y natutuwa na nakakatulong po ako sa ating mga kapatiran dito kahit hindi po ako isang binyagan. Ito po ay gusto ko pong gawin sa aking mga kapatiran at higit po sa lahat ay makilala ko ng lubos ang ating Panginoon. Sa tulong din ng mga kapatiran sa distrito ng Metro Lipa,
ay naisa katuparan ang gawaing ito na kung saan bawat simbahan ay nagdadala ng pagkain at giveaways para sa mga nakikinig gabi-gabi. Nagkaroon din ng isang mini medical mission na ginanap sa covered court ng naturang lugar sa pangunguna ng Lipa Adventist Medical Practitioner. Isinagawa dito ang fasting blood sugar, random blood sugar, blood typing and monitoring dispersing of books and vitamins, free massage and haircut at counseling. Sa pamamagitan ng mga ganitong paglilingkod, ay naipadarama natin sa kanila ang ating pagkalinga at pagmamahal na ibinibigay ni Kristo. Ang Lipa Adventist Medical Practitioners ay nagagalak na makisangkot sa gawain dito sa Balete. Purihin ang Panginoon sa limang mga kaibigan natin na tumanggap at nagpasakop kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Patuloy nating idalangin na ang mga binhi ng katotohanan na naitanim sa ating mga kaibigan ay tumubo at lumago upang marami pang mga tao ang makasumpong ng kaligtasan. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Celine Arbando Blas, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Preventive Medicine Seminar ang paglilingkod na hatid ng South Central Luzon Conference Publishing Ministries sa isla ng Ambulong San Jose, Occidental Mindoro. Ang kanilang paglilingkod ay lubos na ikinasaya at ipinagpasalamat ng pamunuang barangay doon. Ang balita hatid ni Myra Jim Tanyedo. Maputing buhangin, malinaw na dagat, magandang tanawin. Ito ang lugar sa isla ng Barangay Ambulong kung saan ginanap ang 10 gabing seminar tungkol sa kalusugan at salita ng Diyos. Ang seminar na ito ay sa pangunguna ng Publishing Ministry kasama sina Brother Alex Villarreal, Area Publishing Ministry Leader at Director Juanito Relampagos, Retired SCLC Publishing Director. Nagsimula ito noong 24 ng Mayo hanggang 3 ng Hunyo taong kasalukuyan at mayroong temang Preventive Medicine Seminar, Come Save a Life and Be Well. Ating tinuturuan sila kung paano gamutin ang sakit sa pamamagitan ng mga natural na paraan ng pagkagamot. Makilala ng tao na ang kalusugan ay kanang kamay ng ministry ni Jesus. Sinuportahan din ang gawain na ito ng mga kapatiran ng South Occidental Mindoro 1 at ng kapitan ng Barangay Ambulong na si Kapitan Nicanor Torres. Ang ginawa pong crusade ng Seventh-day Adventist dito po sa Ambulong is sobra pong nakatulong. Unang-una, by means of spiritual, and then doon po sa mga sakit na hindi po lahat ng sakit ay nagagamot ng medisina. Unang-una, pagkilala at pagtanaw sa ating Panginoon Diyos, higit sa lahat, at namulat din po yung kamalayan ng mamamayan sa barangay nito. Ang seminar na ito ay hinati sa tatlong bahagi. Ito ang oras para sa mga bata kung saan sila ay nag-awitan at nakinig ng mga kwento, ang oras pangkalusugan at ang oras ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito naman ay dinaluhan ng halos 30 mga bata at mahigit kumulang 15 matatanda. Ang aming karanasan sa lugar na ito ay napakaganda. Sa aming pagpunta dito, kami ay nagdalaw-dalaw sa mga tahanan. Kami naman ay tinanggap. Bagamat sila ay walang simbahang tunay, yung lupang ito ay kanilang hiram lamang, ay masisigla pa rin sa pananampalata, pagsimba, pag-araw ng Sabado. At naging matagumpay kami sa gawain sa pagsama-sama ng bawat kapatiran. Sa kadakilaan, kabutihan ng Diyos, mayroon dalawang kaluluwa ang tumanggap at nagpasakop sa banal na Espiritu. Ito ay tunay na kagalakan sa bawat isa na makasaksi ng ganitong klaseng pagkakataon kung saan ang mga taong ito ay nagkaroon muli ng panibagong buhay kasama ang ating Panginoon. Tinanggap ko po ang Panginoon dahil nakita ko ang kanyang pagmamahal at patuloy akong mananalangin na lumago bilang isang Kristiyano. Sa anumang lugar, gaano man kalayo, anumang balakid, ang salita ng Diyos ay may papahatid. Mula rito sa Barangay Ambulong, San Jose, Occidental Mindoro, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Myra Jim Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Inilunsad ng Palawan Mission ang Heal Thy Lifestyle sa Tandol Seventh-day Adventist Church, Rojas, Palawan.
Ang nasabing health program ay malugod na tinanggap ng mga Adventista doon. Alamin ang tungkol sa programang ito sa balitang hatid ni Kia Faye Guevara. Naglansad ng Hilday Lifestyle Program ang Health Ministries Department ng Palawan Mission dito sa Iglesia ng Tandol Rojas, Palawan. Ang Hilday Lifestyle ay isang programa para sa mga iglesia na ang layunin ay maghatid ng mas higit na maayos, masaya at malusog na pamumuhay. Ito ay pinasimulan sa pagsusuri upang malaman ang mga problemang pangkalusugan at kasabay nito ay paglalayon tungo sa magandang kalusugan ng pangangatawan at ng buong pagkatao. Sabado ng umaga, nang pinangunahan ni Mrs. Lani Flor Malabad, ang Palawan Mission Health Director, dito ay kanyang ibinahagi ang kabuuang layunin at kahalagahan ng nasabing programa at kasabay nito ang pakikilahok ng mga kapatid sa kanilang ginawang acrostic. Ang launching po ng Hilday Lifestyle ay isang programa para sa lifestyle modification which is church-based. Ito ay naglalayon na ma-promote natin ang pag-observe ng mga kapatiran. Nasasabihin talaga natin na ang mga Adventista ay mayroong healthy lifestyle. Binigyang diin din ni Rainy Halco, isang missionary ng Palawan Mission, ang tungkol sa kahalagahan ng pagpili upang magkaroon ng magandang kalusugan at bigyang pansin din ang pagtatalaga para magkaroon ng malusog na pamumuhay. Sabado ng hapon ay sinagawa naman ang health assessment na pinangunahan ng medical missionaries at sa tulong ni Ms. Diane Guevara, isa sa mga health coaches, ay ipinaliwanag ang resulta ng nasabing assessment. Tunay na ikinalugod ng mga miyembro ng Iglesia ng Tandol ang nasabing Hilday Lifestyle Launching at Health Assessment na isinagawa. Kami po dito sa North Palawan A District ay lubos na nagpapasalamat sa Palawan Mission sa isang pagkakataon dito po sa Bayan ng Rojas na maisagawa ang Hilday Lifestyle Launching. At napakalaking impact po ito sa mga kapatid, lalong higit na tayo po bilang mga Adventist ay nagpo-promote po ng healthy lifestyle. Ang mga kapatid po ay binigyan po ng inspirasyon na hindi lamang i-apply sa kanilang sarili ang health message, kundi ibahagi din po ito sa iba. Una-una ay naging masaya ako dahil marami pala ang dapat baguhin sa aking lifestyle. Yan sa pagkain, kailangan pagpatuloy yung exercise. At ganun din sa mga kapatiran dito na kailangan ay promote talaga yung healthy lifestyle. Nagpapasalamat talaga kami dito sa Tandol na ang Palawan Mission ay naandito para ituro sa amin yung tamang lifestyle na aming gagawin. Thank you and God bless. Ito ay pasimula pa lamang ng isang bagong paraan ng pamumuhay na laging ninanais ng lahat upang lubos na maikasabuhayan ang tunay na pamantayan ng kalusugan. Mula sa Rojas, Palawan, Kia Faye Guevara naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Nakiisa ang apat na distrito sa Laguna sa sports event na pinangunahan ng Laguna Adventist Youth Federation. Ang sports event ay nagsusulong ng sportsmanship and camaraderie sa mga kabataang naging bahagi nito. Tunghayad ang mga larong nagpatibay ng kanilang samahan sa balita ni Jobel Rioveros. Tunghayad ang sinasagawang liga ng Laguna Adventist Youth Federation kung saan apat na distrito ang nagsama-sama dito sa home court ng Kabuyaw, Laguna upang ipakita ang kanilang angking galing sa larangan ng sports. Nag-umpisa ang programa sa pamamagitan ng isang devotional na pinangunahan ng mga kabataan ng Kabuyaw District at mensahe naman mula sa Kabuyaw District President na si Brother Charlie Fabelio. Pinayuhan niya ang mga manlalaro na alalahaning tayo ay magkakapatid sa pananampalataya at pairalin ang pag-ibig sa mga katapat sa larong kinabibilangan. Spiritually, talagang dapat silang umattend worship. Ibig sabihin, unahin ang ating Panginoon. Secondly, social naman, friendship game, ibig sabihin, maraming mga naging kilala sila na buo muli yung pagsasamahan ng mga kabataan. Inumpisahan ang sports event sa ganap na alas 9 ng umaga sa pamamagitan ng laban ng basketball mula sa Santa Rosa City at Santa Rosa Industrial District kung saan nanalo ang Santa Rosa City District sa score na 68-49 sa pagtatapos ng quarter.
Sunod na nagtagpo sa court ang San Pedro at Cabuyao District sa isang mainit na larong natapos sa score na 82-74 pabor sa Cabuyao District. Strategy na ginawa namin, especially yung coach namin ay noong una, nag-focus kami sa 3-point. Siyempre, dinaan naman namin sa bilis, yun nga, sa pass break. So, doon, nagkaroon kami ng advantage at na nakalamang sa kalaban. Sinundan naman ng larong volleyball ang event na nagsimula kasabay ng pagsisimula ng mga board games sa nasabing event. Sobrang memorable and nilook forward ko yung Sundays talaga dahil dito sa Sports Fest na to. Nanaig pa rin naman sa mga board games katulad ng Scrabble, Word Factory at Chess ang distrito ng San Pedro matapos magtala ng first place sa lahat ng ito. Ang mga tumulong po na mabuo po itong ating friendship game sa buong Laguna ay ang mga officers po, ating pong mga district pastors na siyang sumusuporta upang maging effective po ang ating pong mga rules at tayo po ay magkaroon po ng successful na programa. At ganyan din po sa ating pong mga parents na patuloy po na nagsusupport po sa ating mga kabataan. Mahalagang maunawaan ng mga kabataan ang kahalagahan ng pagiging aktibo sa mga pisikal na gawain, ngunit mas mahalagang maiukit sa kanilang mga puso ang importansya ng sportsmanship at camaraderie. Purihin natin ang Panginoon para sa mga ito. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ito si Jubel Rioveros para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries and Adventist World Radio. Abangan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga. Voice of Health, dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health, at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH tuwing Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio station. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference sa pangalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Umayana at ito ang Hope Today NPUC News.